Hello dear applicants, eto na po yung part 2 ng ating video nung nakaraan about sa paano mag-apply na service crew sa fast food restaurant. Ayan, so kung napanood nyo na po yung una nating video, eto po ang kanyang continuation. Panoorin po natin to. Next hiring process, final interview. And then ang magko-conduct ng interview ay maaaring yung branch manager or yung store manager. Bakit? Dahil sila yung mag-a-assess kung saan ka nababagay na position or anong station ka nila ilalagay. Dahil yung mga fast food restaurants na yan ay malawak. Maraming mga stations. Stations like sa production area, meron niyang dispatching area, meron niyang fry, may grill, may pantry, may backup. And then of course, kapag ikaw ay nasa service area naman, nandyan yung counter or cashier, and then of course, the dining area. Okay, so depende po yan. Doon, i-assess ng branch manager or store manager kung saan ka nababagay. Okay, so kapag nakita nila na presentable ka, maganda ka ang umiti, maganda ka makipag-usap, may possibility na ilalagay ka niya sa counter, sa cashier, or sa dining area. Okay, so depende yan. Next process, OJE or on-the-job evaluation. So, once na naipasa mo na yung final interview, sasabak ka naman ngayon sa on-the-job evaluation na kung saan magtatrabaho ka na. Dito, i-evaluate naman yung iyong magiging performance kapag ikaw ay actual na nagtatrababaho na. Halimbawa, pababalikin ka next day and then sasabihin mag-duty ka ng 4 hours. So dito, sasabihin na magsuot ka ng white t-shirt na may kwelyo, slacks na black, shoes na black, medyas na black, and then nakatuck-in ka, minsan kailangan walang bulsa yung slacks mo. Okay, so kapag ikaw ay kumakain sa mga fast food, maaaring sila yung mga trainees or mga OJE, yung mga nagtatrabaho for OJE for evaluation. So usually, 4 hours yung duty with free meal. Bakit free meal? Kasi wala pong bayad yung duty mo. Kasi doon pa lang i-check kung kaya mo ang trabaho. Kasi minsan, di ba, magaling ka nga subagot during your initial and final interview, pero pag sabak mo sa trabaho, eh hindi mo pala kaya. So dito, ina-assess ka, ina-evaluate ka kung kaya mo ang trabaho. Nire-rate ka kung paano yung magiging performance mo. And then, usually, binibigyan ka ng body. Okay, may body system dyan. So kapag pinapasok ka, meron silang binibigay na partner mo. Okay, so sasamahan ka niya sa paglilinis, paghawak ng mop, paglilinis ng lobby area, paglilinis ng glass panel, pagsaset up ng table, pagka-counter, pagluluto, pag-smile and greet. Okay, so depende po yan kung saan ka nila ilalagay. Okay, so i-check nila, i-observe ka nila habang nagtatrabaho. So, kaya niya. Okay, ito yung rate natin sa kanya, ganito, ganyan. Pag natapos mo yung on-the-job evaluation, sasabihin nila na, okay, so thank you so much. Inform ka na lang namin kung ano yung result ng iyong OJE. Okay, so pag uwi mo, abangan mo na ang kanilang message. Pasado ka or hindi. Advice nga pala, during your on-the-job evaluation, itodo mo na ang iyong performance. Kasi, di ba, naipasa mo na yung exam, naipasa mo na yung initial interview, naipasa mo na yung final interview. So, OJE na lang yung natitira. So, ibigay mo na yung the best mo. So, kapag binigyan ka ng schedule, agahan mo, dapat huwag kang malate sa duty mo. So, for example, kapag ikaw ay na-assign sa dining area, every pasok or labas ng mga customers, dapat i-greet mo kasi maaaring tinitignan ka ng manager, ini-evaluate ka, ina-assess ka, nire-rate ka. Okay, so dapat magpakitang gilas ka. Dapat mabilis ka magtrabaho. Dapat masipag ka. Dapat may initiative ka. Kasi maaaring sinasadya ng mga crew or yung mga manager na magdumi. Ano kayang gagawin nito? Lilinisan ba? Or hihintayin na sasabihin pa na linisan? Yung ganun. Okay, so titignan nila kung nasusundan mo ba yung itinuturo ng iyong body. So ang gawin mo, i-observe mo yung kabody mo, yung ibinigay na partner mo. So kung ano yung ginagawa niya, sundan mo lang, gayahin mo lang. Pero kung sa tingin mo ay mali, huwag mong gawin, syempre. Gusto ko lamang din pong i-share yung aking naging karanasan during that time
nung ako ay nakaranas na magkaroon ng OJE or on-the-job evaluation sa isang sikat na fast food restaurant. Okay, so ang nangyari, syempre, nung nakapasa na ako sa initial and sa final interview, pinabalik ako. Sabi, eto yung schedule mo for tomorrow. Balik ka dito ng ganitong oras. Bibigyan ka namin ng 4 hours for your OJE. Okay, so ang ginawa ko, syempre, natulog ako ng maaga, kailangan mong paghandaan yon, di ba? And then bumalik ka sa branch na kung saan doon ka mag-re-render ng service mo. Okay, so yung umpisa, pagpasok mo, syempre kakabahan ka kung wala ka pang work experiences, di ba? Wala ka pang kakilala, wala ka pang karanasan, so natural lang din na kakabahan ka. Okay, so yung unang ginawa ko, syempre nag-greet ako doon sa manager on duty. Syempre, magpapakilala ka sa una. Ma'am, ako po si Darwin. Bali, ako po yung na-interview yesterday. Then, sabi po nila na babalik po ako for OJE today. Okay, so yun. Suot-suot ko na yung white polo shirt na naka-slacks ng black, naka-shoes, and then naka-sack ng black. And then, naka-tuck-in. Ayun, sa una, pinapasok ako doon sa office. And then, nag-login ako kasi iti-check nila yung oras kung kailan ka dumating. Okay, so alalahanin po ninyo ang aking tip. Kailangan po nating iwasang malate during your OJE. Pagkatapos kong mag-time in, binigyan ako ng body agad-agad. Okay, so pinakilala, eto si Jerome. Okay, siya yung magiging body mo today. Okay, then after that, syempre, pinasuot na ako ng hairnet. Tapos tinawag na ako ng body ko, pumunta na kami sa wash area na kung saan naghugas kami ng kamay. Tapos eto dito tayo, ganon. So tatawagin ka. Ngayon, since halimbawa sa service ka muna ma-assign, dadalhin ka niya doon and then ipapakita niya, eto yung function area, eto yung cashier area, eto yung gagawin natin. So lahat ng mga gagawin niya, lahat ng pupuntahan niya ay ipapakilala niya muna. Siyempre, kung wala ka pang experiences, siya muna yung gagawa. Siyempre, panoorin mo ako ha, ganito yung gagawin natin. Okay, so gagawin niya muna. Ang tawag dyan is, let the trainer do the task. Okay, siya muna yung gagawa. Okay, and then siyempre kapag nakuha mo na, let the trainee do the task. Ikaw naman yung gagawa. Itatry mo kung ano yung itinuro niya or ipinakita niya sa'yo. Okay. Yung naging experience ko din is naglinis kami ng glass panel dati. Please take note, gaya ng sinabi ko, dapat meron po tayong initiative. Ang ginawa sa akin ng kabady ko dati is binigyan niya ako ng tool para gamitin sa glass panel. Okay, so kung makikita ninyo dyan sa aking side, yan ay ginagamit sa pagga-glass panel. Okay, so kung mapapansin nyo, meron niyang hawakan. Yung oras na yon, wala siyang ibinigay na hawakan. Siyempre, nandun na kami sa harap ng glass panel. And then, napansin ko, bakit walang hawakan? Paano ko maaabot yung glass panel? Eh, mataas yung part na yon. Paano ko malilinisan? Siyempre, maiisip mo. Yun pala, tinetest ka kung marunong ko nang gumamit ng mga tools na yan. Siyempre, natural, hinanap ko. Sabi ko, saan po yung hawakan nito para po maabot po natin yung bandang itaas para malinisan ng maigi. Buti napansin mo, sabi niyang ganon, dahil isa itong test. Bumalik siya sa loob tapos kinuha niya yung hawakan and then ibinigay sa akin. So, nakapasa na ako doon sa challenge na yon. Next scenario, kumausap sila ng customer na hindi ko alam. Okay, kunwari, kakausap sila ng customer tapos nag-request sila na, sir, okay lang po ba na mag-complain po kayo? Kasi meron po kaming aplikante na nagkakaroon ng on-the-job evaluation today. So, i-check lang po namin kung paano po siya mag-respond kapag meron pong customer complaint. Okay, so yun ang naging senaryo na hindi ko alam. Okay, hindi ko po alam yung ganung kaganapan. Ngayon, syempre, napansin ko, nahalata ako kasi may mga mas malapit na service crew sa kanyang table pero ako yung hinanap, ako yung tinawag. Sabi, excuse me. Sabi niyang ganon. Tapos, syempre ako'y malayo, nahalata ko na, parang may, there's something wrong, di ba? So, lumapit ako. Ang una kong ginawa, syempre, greet the customer. Hello sir, good morning po. Ano po yung may paglilingkod ko?
Okay, so yun yung intro natin. Syempre wala pa tayong mga naging experiences before. So pero ganun na lang yung naging bungad ko kasi syempre kailangan mo nating magpa-impress, 'di ba? And then sabi niya, "Sir, parang mali yung nai-serve sa akin. Ang request ko kasi sa aking drinks ay no ice kasi may sakit yung lalamunan ko. Pero tignan mo naman, sinervan ako ng napakaraming ice." Okay, so yun ang kanyang complaint. Siyempre, mag-iisip ka, ano yung una mong gagawin? Siyempre, mag-apologize ka. Sabihin mo, "Sir, I'm very sorry. Okay lang po ba, sir, na kunin ko na lang po para palitan?" Okay, so yun ang aking sinabi. "Okay, sure." So, kinuha ko. Tapos, pumunta ako dun sa manager or sa cashier area or sa counter area. Then, sinabi ko, "Ma'am, ang una daw pong request ng customer is no ice. Pero may ice po yung naiserve sa kanya." So, ang ginawa ko po, kinuha ko na lang po, then sinabi ko na papalitan na lang. Okay, so ang sabi ng manager, "Okay, it's very good, Darwin." So, yun yung mga senaryo. Hindi ko alam na kumausap sila talaga ng customer. Actually, hindi naman talaga nagkamali ng pag-serve, pero sinadya lang na binigyan ng ganong senaryo, ng ganong para mag-complain yung customer. And then, ititignan nila, itetest nila kung paano tayo magre-respond. Okay? So, again, kailangan po natin magkaroon ng initiative during your on-the-job evaluation. And makinig po tayo sa ating kabody doon sa body system natin. And then, may scenario din na biglang mawawala yung body mo. Biglang itatago. Itatago ng manager mo yung kabody mo. And then, i-observe nila kung ano yung gagawin mo. Kung kaya mo bang mag-isa, or kapag may mga problema is magre-respond ka, magre-react ka agad-agad. Okay, so yun po ang mga naging experiences ko during on-the-job evaluation. Sana po ay hindi po ninyo maranasan, pero kapag nagkaroon po ng mga ganitong senaryo, at least ready po tayo. So, kapag naka-receive ka ng message or tawag na sinasabi na naipasa mo na yung OJE, ibig sabihin, pasado ka na sa entire process. So, bibigyan ka na nila ng list of requirements. Ibig kong sabihin, yung mga SSS, yung mga pag-ibig, yung mga PhilHealth, yung mga NBI, yung mga police clearance, and medical. Okay, so ito po yung mga requirements na ibibigay ng company na kailangan mong i-secure or kailangan mong kunin. Para, kapag tapos mo na, bibigyan ka na nila ng schedule. Okay, so pasok ka na since kumpleto na lahat ng iyong mga requirements. So, yun ang ating process kapag ikaw ay nag-apply as service crew sa mga fast food restaurants. Okay, so again, sana po ay nakatulong ang video ito or ang ating tutorial na ito para po sa mga kaibigan natin dyan na gustong mag-apply as service crew sa mga fast food restaurant. Again, my name is Dao and this is our channel, Dao's Perspective. Thank you for watching.